titignan, parang isang pangkaraniwang bata lang si Sophia. Masigla, masiyahin, at mahilig sa sports. Pero sa loob ng kanyang tila malumanay na panlabas, ay isang matatag at palabang triathlete. Oh. Imang bata, hindi alam kung anong gagawin sa buhay nila, pero itong si Sophia, beyond special. Alam niya kung anong gagawin niya. Kahit na may mga pagsubok sa kanyang health, alam niya kung anong target niya. At ang target niya, to become an Olympian at makapanalo ng gold medal para sa Pilipinas sa larangan ng swimming. Yan, si Sophia Ildefonso. Hindi na kailangan tumingin sa malayo para malaman kung saan ako ni Sophia ang kanyang husay sa sports. Siya kasi ang pangatlong anak ng 2-time PBA MVP at 6-time Player of the Conference, 8-time champion na si Danny the Demolition Man Ildefonso. 6 times a week yung bike run nila. Depende yan sa hanggang gaano pa kahaba. Pero most of the time yung run nila, halos nakaka 5 times a week. Sa lakas at gilas na ipinakikita niya sa training at kompetisyon, di mababakas ang matinding paghamong pinagdaraanan niya. Tatlong taon lang ang nakakaraan, dinapuan siya ng isang di pangkaraniwang sakit. Kahon siya ng tumor dun sa abdominal sa ano siya. Yung mahina siya kumain, tapos ang payat-payat naman niya. Kahon pa ng time na nahirapan siya magwiwi. First time na maka-encounter ng ganun. So, nabigla din at saka napaiyak din. Natayagdo si Sophia na mayroong embryonal rhabdomyosarcoma, isang di pangkaraniwang klase ng cancer mula sa skeletal muscle cell. Maraming injections, tapos confined. Medyo mahirap din, tapos may konting pain. Suba ilalim si Sophia sa 6 na chemotherapy sessions, pero sa kabila ng hirap, niminsan, di raw nawala ang sigla ni Sophia. Malakas kasi siya eh. After ng chemo niya, pagdating sa bahay, laro pa rin, takbo pa rin. Like ng mga ibang bata. Ayon kay Sophia, dalawang bagay ang pinagmumula ng kanyang lakas. Pag-pray, tapos pag-believe. Dahil sa tibay ng isip at paniniwala, tuluyang natalo ni Sophia ang kanyang cancer. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapacheck up ni Sophia para masigurong patay na ang cancer cells sa kanyang sistema. Ngayong healthy na si Sophia, wala nang hadlang para magawa niya ang kanyang paboritong sport. Bakit ka nag-shift sa triathlon? Gusto ko lang. Dahil? Ano? Enjoy. Enjoy ba yun? Ang hirap-hirap? Magsuswim ka. Pagkatapos magswim, naghihinggal ka, sasakay ka ng bike. Pagkatapos magsakay ng bike, tatakbo ka pa. Anong enjoy doon? Kahit naman pagod, pwede ka pa naman mag-enjoy. Naging interesado rin siya sa sport matapos marinig sa kaklaseng si Tara Bourlaine, ang isa sa nangungunang young triathlete sa bansa. I told her that at first, it was fun. So, she told me that she wanted to try it out. Si Sophia, ever since nakitaan ko na siya ng potential, after namin siguro 1 or 2 sessions, I talked to her dad, si Danny. Sabi ko, bro, ang laking potential ni Pia kasi nakita ko yung heart ng bata. Siyempre, todo suporta ang kanyang daddy Danny. Noong sumali nga si Sophia sa katatapos ng na-Iron Kids sa Cebu, halos sabay pa raw tumatakbo ang kanyang daddy. Ang tatay ko talaga yung sobrang suporta eh. Kasi kahit pag nasa Cebu kami, kahit pag uphill, may dala pa siyang bag, tumatakbo din siya pagkasama ko. Sumisigaw lang siya na go Sophia. Tapos, kahit anong gusto ng bata, full support kami. Kaya kahit na busy noon, kailangan. Kaya tsaka very ano, mas masaya din sa ikaw na nanonood. Kaysa tsaka lalo sa anak mo kaysa yung sa naglalaro. Iba yung feeling na nag-cheer para sa anak mo. At ang tanongin ko, kung ano ang gusto niyang marating balang araw? Anong gusto mong ma-achieve sa ano? Sa ginagawa mong to, sa sport ng triathlon, anong gusto mong marating? Swimming, Olympic. Swimming ng Olympics. Okay, wow. Magandang dream yan, yung early on. Bakit swimming at ano yung nakikita mo sa Olympics? Bakit ka na-inspired na maging isang Olympian? Anong gusto mong ma-achieve? Gold. Pinatunayan ni Sophia na gaano man kalaki ang balakid o problema, kaya natin itong malagpasan. Basta't may dedikasyon, maaabot ang mga pangarap.